Ding dong, Dantas family feud, Preskin. Dong, kamusta? Hi, Elmo. Good afternoon to you. Good afternoon to everybody. I hope that you guys are fine and are happy and are doing great. Ayun. And of course, kasama natin ang mga minamahal nating vloggers this afternoon. But before that, we would like to acknowledge ang senior PM ng BDD2, si Ms. Henry Calaycay. We have the creative consultant, si Senadi Ke, ang creative director ng Cesar Cosme. Good afternoon. Hi, Ms. Henry. Ayun. And we have the head writer, si Loy Landicho. Writers na si Benjo, Elgin Colin, Augie Rivera, Florence Rosine, ang EP natin na si Isa Aguirre Manabat. She's here with us. Good afternoon po. Ayun. And ang AP natin na si Marcy Abarrientos. Okay, let's start the ball rolling. Isa-isahin natin ang mga kasamahan natin ngayong hapon ng mga vloggers. From the Manila feed, si Chad Rosette. Chad, good afternoon. Good afternoon, Mo. Hi, Dong. Congratulations. Thanks, Chad. Ayan. So for my first question, how does it feel na ikaw uli ang mag-host ng Family Feud? How does it feel the second time around? So, naramdaman namin sobrang special sa iyo ng show, no? Kasi muli mong tinanggap na ikaw ulit ang maging host. Oo, alam mo, totoo yan, Chad, no? Sino ba namang hindi tatanggap nitong ganitong klaseng pribilehiyong ito? Para sa akin, nung ginawa ko to the first time, I was already fulfilled, sobrang kontento na ako noon dahil isipin mo at 29 years old, I was given the privilege to host a very, very popular game show, di ba? And sabi ko, okay na ako doon. But this time around, nung akala kong hindi na sa posible, eto na, meron pa ulit. Kaya syempre, hindi na ako magdadalawang isip pa, di ba? Yes na yan. Para sa akin, higit pa yung pakiramdam na nanalo ng cash prize, na nananalo cash prize gabi-gabi sa game show na to, dahil you know the experience of hosting this, you know, the privilege of being the game master of such a very, very popular game show like this, talagang beats any cash prize every day. Kasi yung experience na nakukuha ko rito, yung saya, yung nakikilala ko na mga guests araw-araw, eh talagang sobrang ito yung mga bagay na may ikikwento mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, hindi ba? Kumbaga timeless, super timeless, because you're talking about feelings. At itong feeling dito, parating masaya. Di ba? Parating masaya. Kaya good vibes lang talaga. Isang pakiramdam na kailangan nating lahat, especially during, this time. Di ba? Correct. Good vibes lang, Dong. And if ever na mag-play tayo ng Family Feud, kunyari contestant ka doon, give us top three reasons bakit kailangan naming panoorin ang Family Feud. Ano ang mga to? Well, number one, masaya. Number two, mananalo ka ng 300,000 pesos. Well, hindi lang naman ikaw, pero mahihiwala yan sa audience saka sa mga nanonood sa tahanan. At number three, pwede kang sumikat sa YouTube kung mali ang sagot mo. Thank you, Dong, and congratulations. We are all excited sa iyong bagong show. Maraming salamat, Chad. Chad, maraming salamat sa iyo. And from Chad, punta naman tayo sa Random Republica with Kate Adahar. Kate, go ahead. Hi, Kate. Hi, thank you, Elmo. Hi, Dindong. Good seeing you again. Yung first question ko, kasi ibang-iba yung hosting mo dito sa Amazing Earth, no? Parang dito, mas on your toes ka dahil marami ka nakaka-interact tapos hindi mo alam kung anong mangyayari. Meron ka bang mga naging pegs or inspiration sa hosting style? Well, syempre hindi mo maiiwasan, no, na... Well, like, okay, I am a fan of the American version, no? Kay Steve Harvey.
So parati ko siyang pinapanood. So hindi mo maiwasan na kahit papaano. Siya yung talaga magiging peg, di ba? Parang eto yun eh. Kasi unconsciously, yun talaga yung maiisip mo. Pero the truth is, because the elements are different, meaning the questions are different, the culture of your guests are different, ang pareho lang dito ay yung struktura ng show, ito yung rules, pero yun yung kaibahan niya because organic ang isang game show. Ang daming posibilidad, ang daming pwedeng mangyari. And sa tingin ko, yun talaga yung naging strategy. I just have to be myself. Kumbaga, wala dapat sundan, wala dapat gayahin, and siguro, ultimately, I should not pretend to be someone I'm not. Kasi yun talaga yung hinihingi ng show na to. It's really authenticity. It is it's about being in the moment. And the more you are in the moment, the more you are yourself, mas mag-enjoy ka at mas mag-enjoy yung mga guests mo. So I guess para sa akin, yun yung talagang isang natutunan ko. Pero alam mo, nalaman ko lang ito nung umapak na ako mismo dun sa stage when I was doing the dry run. Kasi syempre, minsan hindi mo maiwasan, iisipin mo na this also is a performance kahit paano because you're a host, ganyan-ganyan. But yung realization ko dyan ay, you know, I just really have to have fun. And I just really have to be in the moment, enjoy the guests, enjoy the questions. And it will feel like nanalo ako kasama nila because of the experience. Nice, thank you. And for my second question, speaking of Family Feud, how with your little family, how do you and Marian ensure na walang feud or sibling rivalry between Zia and Sixto? Ah, well, hindi mo maiiwasan yan. Meron talaga yan. Sa kahit anong pamilya, ang kagandahan dyan, siyempre kami bilang mas experienced na kami sa ganong klaseng feud kung meron man. Ang mahalaga naman, siyempre, tingnan namin kung you know how they resolve it first on their own or by themselves. And then kapag nakikita namin na you know, kailangan ng intervention or guidance ng magulang, then that's the time na papasok na kami. Pero kasi minsan, ganun ka talaga matututo. Kailangan kahit paano, may feud eh. Diba? Parang hindi naman pwedeng parating tama ka. Kailangan may kukontra sa'yo. For all you know, baka tama pala yung kumukontra sa'yo. Diba? So masaya yun. Diba? May balitaktakan, may tao na nag-challenge ng idea mo. Kasi syempre, hindi naman pwedeng, oh, basta lahat ng sabihin ko, tama. Diba? Ganun din sa amin. I am surprised, no, because even at this very early stage, you know, our daughter sometimes, you know, has, you know, may questions na bakit ganun, but ganun. Sabay ngayon, napapaisip ka rin bilang magulang na, oo nga, no, buti na lang nakita mo yon. So, di ba, it's good in that way also. Ganda lang perspective. Thank you and good luck. Thanks Dan Elmo. Thanks, Kate. Thank you, Kate. Nako, sa kakyutan ng dalawang anak ni Dong, kung may feud sila, parang baka mamangha na lang ako. Parang hindi ako magagalit yata. Pero simple. Ano yun eh? Siyempre, bata yung agawan ng laruan, yung mga ganun. Correct. Pero alam mo, ano, na-realize ko nga na sobrang doon din lumalabas how protective they are over each other. Thank you. Siblings. Kasi siyempre, you know, sila na lang yung buti kalaro nila yung isa't isa. So, hindi mo maiwasan yan. But at the same time, you see also the value na, you know, close sila. Na mas nagiging close sila actually dahil may mga ganun, di ba? Okay, tama. And we move on to Stars Photog with Alan Sancon. Alan! Hi, Dong. Congratulations. Hi, Alan. Good afternoon. Yung tanong ko sa iyo, Dong, is parang ano eh, no? Halos kumbaga all Kapuso families parang magiging part halos nitong Family Feud eh. Usually mga Kapuso stars yung family nila. Pero ikaw, if given a chance to choose kung sino yung mga popular or celebrity families that you want to be part ng Family Feud, sino yung gusto mo maging part nito dito sa season na to? Siguro dalawa. Yung una, yung local. Tapos,
hindi naman, kumbaga, magwi-wish ka lang na yung international that you want to be part ng yung family people. Oh. Sa local, ang parang kumbaga, gusto kong makita on stage talaga na sumasali at naglalaro ay yung mga paborito ng anak ko. Kasi for the past 2 years, halos everyday nakikita ko sila sa YouTube kapag nanonood siya. Kasi idol niya itong dalawang families na ito. So they are two local, they are two families na sa atin, taga Pilipinas, na sobrang sikat sa YouTube. Sila ay si Ranzaniana, yung magkapatid, at si Casey and Rachel. So magkapatid din sila, so pareho silang may YouTube channel. So ang ganda siguro kasi two families din yun. Nakikita mo rin yung families nila, yung nanay at tatay nila involved. Kaila Ranzaniana, ganun din sa Casey and Rachel, ganun din. So parang ang saya siguro makita itong dalawang pamilyang ito. And kapag mangyari yun, sasabihin ko nga kay Zia, alam mo, yung mga idol mo, eh, maglalaro sa Family Feud. Baka gusto mong manood at ano, makilala rin sila. Kasi talagang looking forward siya na makilala itong mga to. So that's one. And siguro for sa foreign, well, masaya siguro kung si Steve Harvey at ang kanyang pamilya, yung isa. Si Steve Harvey tsaka yung kanyang pamilya. At tsaka, sino kaya? Sino kaya yung kalaban niya? Siya na rin. Tsaka yung asawa siguro niya. Isa, Steve Harvey. Isa, asawa niya sa kabila. Yun, para masaya. Yeah, so sana. Hindi, yung una, most probably, kayang matupad. Yung pangalawa, tignan natin. Diba? Well, hindi tayo sure kasi mga bata pa kasi yung iba eh. So yeah. I don't know, baka hindi rin siya pasok sa format, but you know, it's a dream, 'di ba? Mahalay mo, 'di ba? May kids version or edition maybe sometime in the future. Is there, yung second question ko dong, is there any chance na maging guest din si Marian at yung fam, all the bata pa yung fam, yung mga anak mo, no? Yung si Marian sa show mo? Or parang kayo, family, maglalaro sa Family Feud? Oo, meron yan, syempre. Syempre, ano yan, may posibilidad yan. Kaya medyo kinukulit ko na rin yung misis ko na, oh, maganda ka na, ha? Sana naman makasali ka. So, pwedeng Team Dong versus Team Yan, pwedeng ganun. Or baka okay, Team Marian versus, I don't know, kung sino man. Bahala na, basta mahalaga, sumali siya. Or for all you know, baka mamaya, siya na rin na nag-host dito kapag hindi ako. Yeah. So congratulations. We're so excited dun sa mga maglalaro. And personally, ikaw, excited dito sa pananood ng pag-host mo dito sa family. Salamat, Alan. Salamat. Sana pag kasama si Yan, kasama yung mga kids, pupunta ako sa taping. Ayun. We have next from jobonsol.net with Miss Josephine Bonsol. Hi, Miss Josephine. Hello. Hi, good afternoon. Congratulations. Salamat, salamat. I'm so excited. Siguro ano ang tanong ko halos related dun sa tanong nila, no? Kung sino sa pamilya mo, palagay mo, could be your father or your cousin, yung talagang pwede mo, ah, ito lalabang ko talagang, ito magpapanalo sa pamilya namin. Sino yon? Ah, siguro ang ilalaban ko dyan yung ano, yung asawa ng kapatid ko. Ah, saan siya magaling, ano, Sir Ding Dong? Saan siya magaling? Palagang? Very, ano siya, very witty, tapos komedyante, tapos ano, ang galing din niya, ang galing din ng outlook niya sa buhay, talagang very, alam mo yun, ang galing eh. Basta, minsan, nag-demo na kasi ako sa kanila eh. So sila yung parang unang audience ko. So sabi nga, kuya, ano ba yung sample ng mga question? So, nagpa-demo ako sa kanila. Eto yung mga tanong. So siya yung nakakasagot eh. So feeling ko, kung sakaling sumali siya, medyo may kalalagyan yun. Ang pangalan niya, Mika. Wow. So, she's the wife of my brother, Angelo. Wow, yamado ang pamilya Dantes with Mika. Oo, pwede. Kasi may baby siyang inaalagaan. So, hindi ko lang kung makakasali siya.
Ayun, yun lang. Sir Ding Dong, kung meron tayong pipiliing pamilya for you that is hardest to beat, yung pinakamahirap talunin na pamilya, palagay mo, kaninong pamilya kaya yung parang tipong, oh my God, kailangan ko talaga mag-research dito, baka matalo tayo. Kaninong pamilya sa palagay mo? Hula lang. Well, ano naman eh, parang yung ano, sa umpisa talaga mukhang pinaglalaban namin yung mga pamilya. Pero sa totoo lang, ano naman yun, parang, oy, ano lang to, for fun lang ito. Pero syempre, gusto mo manalo, di ba? Para talaga kailangan mong galingan. Tingin ko, pinakamahihirapan ako kung pamilya ni Marian yun. Kasi syempre, isipin mo, parang sigurado ka na sa sagot mo, pero sila, meron. Bibigay mo ba o hindi? Si-steal ba nila? Di ba? So yun yung mga interesting na kailangan mapanood. Strategy din pala yon, Sir Dong. It is going to be so exciting. Congratulations. We're looking forward to the episodes. Maraming salamat po, Sir Elmo. Thank you, Miss Jo. Every day po ito, Monday to Friday. So, it's gonna be every day before 24 horas. Wow. Thank you, Sir Dong. Thank you. Next, we have from Pinoy Screen and Stage with the Trixie Dows. Trixie. Hello. Hi, Trixie. Hi. Yeah. So, yung first question ko, how long do you think kailangan mag-train ng isang family? So, ready na talaga sila para sumabak sa Family Feud? Training? Sa totoo lang, dapat wala. Kasi mas, pag lalo ka nagtitraining, mas lalo mong iniisip, mas yung mga sagot mo, ang layo eh. So, pero siyempre, kailangan mo lang maging komportable doon sa mechanics ng show. Yun lang. Once naman makuha mo na yung mechanics, which is very, very easy and simple, magiging madali na para sa iyo yun. Kasi ang trick ko dyan, Trixie, parati nga, pero sinasabi ko rin sa mga guests, na huwag niyo masyadong i-overthink. Basta kung ano yung unang pumasok sa isip ninyo. Malamang yun yung tamang sagot. So, ano talaga, very, very basic lang yung mga tanong. Lalo na kung ikaw ay isang Pilipino na adult, pareho tayong kultura, siguradong-sigurado ako hindi ka mahihirapan. So, just think that all questions were surveyed. All answers came from 100 people who were surveyed. So, maaaring ikaw yun, kasama ka sa 100 na yun, maaaring hindi. So, yun yung fun part doon. Surprise talaga. Yeah. So, di ba, speaking of Family Feud, let's say you have a friend na may feud sa family nila at inask ka for advice. So, would you help out or would you, ano na lang, not make pakialam para hindi ka matawag na pakialam meron, ganyan? Well, ganun naman yun eh. Basta hiningi yung advice mo, ibibigay mo. Pero kung hindi naman, parang baka mas maganda wag muna makialam. Di ba? Pero the fact that lumapit siya sa'yo at humingi, ibig sabihin, vina-value niya yung opinion mo. Ngayon, kung susundin niya yun o hindi, nasa sa kanya na yun. Pero para sa'yo, yung opinion mo ay mahalaga dahil siyempre, dahil sa nagmamalasakit ka sa kung sino man ang humingi sa'yo nun. Thank you. And of course, I'm really excited para mapanood tong show na to. Yeah. Yeah. And I hope you can also join one of these days, Trixie. Yeah, good luck. Stay tuned. Sakto na, nandiyan na sa background mo. So parang nandun ka na. Oo nga. Diba? Let's make it real the next edition. Yeah. Vloggers diba? Edition, dong. Yeah, that would be fun. O Elmo, alam mo na. Nandiyan na si Miss Henry. Correct. Miss Henry, alam mo na. Ayun. And from Trixie, so, thank you very much. Ayun, gawin lang daw, wala. Ayun, may chance talaga. Okay, from Trixie, punta tayo sa Chicanes Ave with Albert Abilido. Albert! Hey, mabuhay! Thank you. Hey, Albert. Congratulations, Dong. Salamat. I'm so happy ka-busy mo, parang feeling ko every quarter nakakausap ka namin. And you really deserve all these projects na ibinibigay sa'yo ng GM. Ay, salamat. Yeah. Yung first question ko sa'yo, Dong, is like, if the staff of Family Feud will ask your friends, your family, on what are the things that make Ding Dong very excited about? Ano kaya yung isasagot nila?
What makes Ding Dong excited about? Yes. About working or something? Kahit ano. Parang general lang. Ano kaya yung isasagot nila? Ah, kung anong nakakapag-excite sa akin, kumbaga parang ganon. Ah, well nakakapag-excite sa akin ano? Pagkain, yan. Tapos syempre yung pamilya ko, yan. Excited ako parati dyan. Tapos probably rock music. Ayan, yan yung mga bagay na excited ako. Parang ngayon ko lang nalaman yung ano yung inclination mo into rock music pala. Oo, nung ano ako, grade school ako, membro ako ng banda. So hanggang ngayon, medyo, although wala naman ako sa banda ngayon, pero yun pa rin yung hilig ko hanggang ngayon. Okay. Ayan. And yung last question ko, Dong, is what kind of satisfaction do you get from hosting na hindi mo nakukuha when you do that? When you accept acting projects? Well, it's really the satisfaction of meeting new people every episode. Kasi halimbawa sa, well, hindi mo talaga siya pwede compare sa acting. Medyo iba yung benefits, magkaiba. Pero I'll talk about the benefits of this one, hosting a show like Family Feud. So, isipin mo, araw-araw, may walong individual na magpapakilala sa'yo. So kahit pa paano, yung walong individual na yun, meron ka ng research about them. So meron na kayong initial connection, kahit na hindi kayo magkakilala. So imagine na meron kang bagong walong kaibigan, and then every after episode, marami kang natutunan about them. Kasi syempre, pag-uusapan nila yung buhay nila. Minsan, kung yari, meron kaming guest na TikToker, di ba, parang kinikwento niya kung bakit niya ginagawa to, ano yung inspirasyon niya, tuwing kailan niya ginagawa. You know, things na hindi ko talaga alam ang sagot. And I'm sure, pati yung mga nanonood, curious silang malaman, di ba? Parang yung mga idol nilang nasa TikTok, kagaya ni Kuya Gardo Versosa, di ba? Parang si Cupcake, di ba? Parang isipin mo, gusto mo malaman, ano kaya yung routine ni Kuya Gardo? Di ba siya nahihirapan pag ano siya, pag naka-heels, di ba? Kaya ba, alam mo yun, yung mga et cetera. At nalaman ko recently na yung tuhod pala niya, nagkaroon ng damage because of, you know, hindi ko alam kung dahil saan. No? Basta, you know, things like this na hindi mo naman talaga malalaman at matututunan. And I also encounter very inspiring stories. Like for example, may isa kaming guest na dating namamasada ng tricycle, yun ang trabaho niya, at ngayon, isa na siyang Kapuso star. So, you know, we talk about, you know, his journey. We talked about kung ano-ano ba yung mga ginagawa niya ngayon doon sa dati niyang mga katropa, di ba? Nakikilala na ba siya? Yung mga bagay na ganun. So, para sa akin, yun yung medyo valuable talaga. Bukod sa syempre manalo sila. At feeling ko panalo na rin ako tuwing nakakasama ko sila. Dahil, alam mo, ang sarap ng pakiramdam na tumawa. Ang sarap ng pakiramdam na may good vibes ka. Especially sa panahon na ganito. Di ba? Kailangan natin yan. Kailangan natin ng good vibes. Kasi it's food for the soul. Yung mga gantong bagay. Di ba? Kapag maganda yung naging hapon mo dahil nanood ka, sana tuloy-tuloy na yan. Maging maganda na yung the rest of your evening bago ka matulog. At uulitin mo yun araw-araw dahil Monday to Friday ka na. That's nice to know na more than the game and prizes itself, ano, parang we'll hear different versions of families, ng Pinoy families na inspirational din, no? Yeah, parang halimbawa, meron dyan, may family na yung mga letro ng pangalan nila pare-pareho, R-E-G-N, tapos ina-jumble-jumble na lang nila sa mga anak nila. So, you know, yung mga ganitong bagay, very, very uniquely Filipino. And finally, syempre, bilang Pinoy, mahilig tayo sumayaw. Makikita mo kung gano'ng ka-game sumayaw yung mga contestants natin, yung mga Pinoy family guests natin. Yay! At mukhang makikita ka rin namin sumayaw ulit to. No? Ay, congratulations so much. Ding Dong, more projects for you. Good luck! Thank you, Elmo. Thank you, Albert.
Bert, thank you. And services, Dingdong Dantes will invite vloggers to watch and support Family Feud. Dong, go ahead po. Yes, Elmo. Thank you for setting this up, guys. I mean, it's good to see you all again. Pero this time, inaanyayahan ko po kayo na imbitahan din yung inyong mga kaibigan, lahat ng inyong mga colleagues na panoorin po yung Family Feud starting March 21 and hopefully makapag-guest din kayo. And sana ha, kahit habang nanonood kayo, ma-enjoy nyo siya as much as I enjoy hosting it every day for our Filipino audience. So maraming salamat ulit sa inyo. Thank you very much. Oh, baka naman one time social media specialist. Joke lang. Ayun. And this afternoon, bago tayo maghiwa-hiwalay, kuha tayo ng resibo na magkakasama tayo with the Dong Dantes. Let's call on Isa para magkakuha ng screenshot. Isa, please go ahead. Hi, Tin. Hi, everyone. Let's turn on our cameras for the photo. Hey, Dong. All right. When everyone's ready, we'll take the photo in 3, 2, 1. One more. Smile. 1, 2, 3, and... All right. Thanks, everyone. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you, everyone, for your support. Great day, guys. Thank you, Elmo. Thank you, Tien. Thank you. Bye. So much, po. Yeah, take care. Congrats, Dong. Yes. Thank you. Note po kayo. Bye-bye.